Dahil sa masungit na panahon, 30 flights sa biyaheng Katiklan, Naga at Legazpi na kansela palabas at papasok ng NAIA. Pero ang dandang pasahero sa pier ng Tabaco Albay na papuntang Catanduanes ay nakabiyahe na kanina. Nakatutok si Tina Panganiban Per. Isang buong araw ring naghintay sa Tabaco Port sa Albay ang mga pasaherong pupunta sana sa Catanduanes. Hindi kasi pinayagang maglayag ang anumang barko patungo roon dahil nakataas ang storm signal number 1 kahapon. Mag-aalas 2 ng hapon kanina, pinayagan na ng Philippine Coast Guard Bicol na makabiyahe ang daan-daang pasaherong stranded. Ibinaba na kasi ng PAGASA ang public storm warning signal doon. Hindi naman pinayagan ng Coast Guard na makapaglayag ang mga mangingisda sa Quezon. Ang iba pang mga residente, nagtulong-tulong sa paglilinis ng ilog para maiwasan ang pagbara at pag-apaw nito. Pabago-bago ang panahon sa Ilaga ni Isabela ngayong araw. Bago magtanghali, mainit ang panahon pero malakas ang hangin. Nagkaroon din ng pabugso-bugsong ulan, pero hindi naman daw naantala ang trabaho ng mga tao dahil mahina lang ito. Maulan din sa ilang bahagi ng Mindanao, epekto naman ang Intertropical Convergence Zone. Sa Kidapawa, North Cotabato, umapaw ang isang ilog dahil sa malakas na ulan kahapon. Kaya mga bahay na nasa mga mabababang lugar, halos abuti ng baha. Wala namang kinailangang ilikas. Sa Nuangan River, muntik nang tangayin ng agos ang 3 bata. Naglalaro raw sila sa gilid ng ilog nang abutan sila ng malakas na ulan. Sa kabila nito, may ilang bata pa rin hindi alintana ang peligro ng paglalaro sa naturang ilog. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.